lumabas. Hindi, pasok doon, pasok. Pasok. Hi guys, kakawi ko lang. What's up, what's up? Kimmy here. Welcome to my channel. At ilalagay ko muna to sa tripod. Hindi ako nakagawa ng content kagabi kasi sobrang antok ko na talaga kagabi. Pagod na pagod ako. Hindi talaga nakagawa ng content. Tapos may practice kami ng mga 11 PM pa. Ganun. Wala akong time. Naglaba rin ako kagabi. Isang araw naglaba rin ako. Kasi kung hindi nyo alam guys, yung Saturday, Sunday ko, sinisave ko para gumawa ng content. Kung kailangan ko man gumawa ng content. Tapos, from Monday to Friday, naglalaba ako gabi. Oy! Naglalaba ako. Naglalaba ako. Maliligo ka ba? Ha? Wala kaming dryer sa bahay, pero yung kasangga ko, yung Downy. Fabric conditioner. Yun. Okay naman siya. Hindi naman mababaho yung mga damit ko pag natutuyo. Basta tamang piga lang nung damit. Tsaka tamang lagay ng fabric conditioner. Okay na siya. So, update ko kayo kung ano ba yung nangyari kagabi. Ano ba yung ginawa namin. Ano lang naman yun eh. Medyo may konting matututunan kayo. Kahit pa paano, medyo bad trip lang talaga yung araw ko kahapon. Pero syempre, we learn from our mistakes naman, di ba? So, ito nga yung nangyari kagabi, kahapon. Yan nga yung nangyari kagabi. Ini-install na namin ni Kuya yung printer sa laptop ko. Kasi gusto na namin itry if working ba na mag-print sa acetate. Dun nga sa binili namin. Kaso nga lang, ang problema kasi kahapon nakabili na ako nung ink para doon sa printer, pero hindi siya yung default na ink yung ginamit namin. Yun yung pigment, yun yung ginagamit para pang print sa mga t-shirt, sa mga heat press, kung hindi nyo pa alam. Kasi may dalawang klase yan ng ink na ginagamit. Meron yung sublimation at saka pigment. Yung sublimation is para sa mga mug, yung mga piniprint na mga mug, yun yung ginagamit nila, sublimation. Pero yung binili ko para sa t-shirt, yun yung pigment, yung dye na ink. Binili ko siya for 200 pesos. Tapos, nung pag-uwi ko na dito sa bahay, in-install na namin yung printer. Ang problema, unang-unang problema na encounter namin, isa lang kasi yung binili kong ink, kulay itim lang. Hindi gagana yung printer pag hindi kumpleto lahat ng kulay. So, nag-e-error yung printer. Yung ginawa na lang namin, yung tatlong kulay ng default, yung may libreng ink, yun yung nilagay namin dun sa tangke. Tapos, yung itim, yun lang yung pigment. Para lang maggumana yung yung printer. Total, yung mga ipiprint lang naman namin sa acetate is black and white. Tsaka may option naman yung printer na black only. Yung pangalawang problema namin, hindi namin nabasa ng maayos yung instruction. Kailangan pala bago mag-start yung printing nun, 20 minutes pa kaming mag-aantay bago siya mag-print. Yun pala yung dun sa printer na yun. Buti lang nag-research ako. So yun, 20 minutes. Tapos nung nag-print na ako, oh my God. Hindi ako makapag-set nung paper type. Di ba meron yung klase ng paper type? Yung normal na paper, merong photo paper, yung glossy, premium glossy, mga ganun. Walang ganun dun sa software nung default software nung printer. Walang ganun. Eh, nag-research pa ako, nag-google pa ako kahapon kung saan ako nakapunta. Yun pala, yung printer na yun, parang yung software niya is nakaset lang siya sa default na paper, normal paper lang. Yun. So, yun yung disadvantage ng printer na yun. Ang ginawa ko, may solusyon pala yun. Kailangan mong installan nung ibang software. Yung L
110, yung L110 yung kailangan mong gamitin na software para mapalitan mo yung paper type niya. At yun, nagawa ko naman, na-installan ko naman, working naman siya. Pero nung nag-print na kami kahapon, wala. Ganun pa rin. As in, pag nag-print kami dun sa acetate na ano, transparent sheet, ang nangyayari, nabubura yung ano, yung ink. Papakita ko sa inyo yung acetate. Teka lang, kukunin ko. Yan. Ito yung acetate. Yan. Dapat dito siya mapiprint. Ang problema nga, kasi nga plastic to, ganyan. Parang ang dating PVC cover lang to, yung pwedeng pang cover sa mga binding, ganun. Niprint namin siya dito kagabi. Pag naprint na, nabubura pag ginawakan mo. Ito yung design kagabi, ito. Kung alam niyo to, kung nakita niyo sa dati, ito yung dati kong logo, di ba? Pinalitan ko lang kasi sobrang haba nga nung default na, ay default, yung pangalan ko. So medyo yung iba nagtatanong sa akin, ano yung channel ko, sobrang haba ng pangalan ko. Baka nahirapan na silang i-search, kaya pinalitan ko yung name. At yun. Tapos ang ginawa ko kagabi, nag-order na lang ako sa Lazada. Baka kasi mali talaga yung nabili kong ganito, transparent sheet. At yun, naka-order naman ako. Ito yung order ko. Yan, yan yung in-order ko. Nasa 300 plus siya. Tapos 20 sheets lang siya. Well, let's hope for the best na lang pagdating yung sheet na yan. At talaga sana gumana na siya. Kasi talagang sobrang excited ako na i-print yung ano, yung mga designs ko. Siyempre, gusto ko rin mag-print nung mga ganito kasi para pag nagbablog ako, may masusot akong t-shirt. Tapos, siyempre, logo ng channel ko, di ba? Nga pala, sa mga gusto magpa-print dyan, sa susunod pag talagang mag-work na yung printing namin. Yan. At bala ko talagang gumawa ng mga merchandise. Kaya talagang nagano ko na ngayon tong business. Gusto ko talaga ma-print yung mga design ko sa t-shirt. At guys, sorry nga pala ako medyo ano, inactive talaga ako for the past 2 days. Kasi sobrang busy ko. Actually, yung schedule ko is pagdating ko ng gabi na ako dadating dito, okay, 5. Dadating ako ng 5 dito. Ang schedule ko niyan, minsan susunduin ko si kuya ng 5 kasi minsan out niya na ng 5. Tapos, kapag ano, konting pahinga lang, kakain, then mamaya-maya maglalaba ako if kailangan ko maglalaba. Or, ang time, yan na yung time, pag hindi ako naglalaba, yan na yung time na check ako ng channel ko. Tingnan ko rin yung mga uploads, ganun, lahat notification, nagre-reply ako. Yan na yung time ko. Tapos, nadagdagan pa siya ngayon. Yung dati yun lang yung ginagawa ko. Actually, sumali kami ng tournament. It's a Mobile Legends tournament. Pero, hindi pa namin sure if talaga nakapasok kami sa registration fee. Sa registration. Hindi namin alam if pasok kami sa registration. So, update ko na lang kayo kasi sobrang daming sumali sa tournament na yun. Sasabihin ko sa inyo kung ano ba yung tungkol doon sa next time. At yun nga, meron kaming schedule ng practice tuwing gabi 11 PM, naglalaro kami. Practice mga nasa 3 games lang tapos saka ako matutulog. Yun, tapos di ba minsan naggumagawa pa ako ng content ng 11 PM onwards, gumagawa pa ako ng ano, content. Tapos minsan talagang umaga na ako natutulog. Yung past 2 days na yung 3 days, talagang umaga na ako nakakatulog. Kagabi ganun din, talagang umaga na lang ako nakatulog. Para lang dun sa, ano, sa tournament. Tapos di pa kami sure if pasok na kami sa registration, di ba? Shoutout nga pala kay Jose Marie, kay Chong. Happy birthday, Chong. Di ko alam birthday mo pala ngayon. At Capricorn ka pala. At shoutout kay, ano, kay Princess Mira. Yan. Hello, regards mo lang ako dyan. Kay Kagi, yan sa office. Shoutout din kay Bess. Alam ko hindi ka nagpapa-shoutout, pero gusto ko tang i-shoutout. Kasi nanonood ka talaga ng videos ko. At alam kong mahal na mahal mo ako. Love you. So, yun lang guys. Dito ko na tatatapusin. Sana makapagawa ko ng daily vlog bukas. At ma-upload din natin bukas.
Konting update lang to, tapos sana makaisip pa ako ng tutorial. Yun. Sa, para maturuan ko kayo. Kasi marami akong gustong ituro sa inyo. Atali, may mga naisip na ako, may mga idea na ako. Pero hindi ko pa alam kung paano ko sila gagawin. Pero yun, stay tuned. I-hit nyo na yung notification bell para updated kayo. At yun lang. Salamat and peace.